Umaangat at naninilaw na mga kuko at mga daliring halos mabanat. Natutuklap na rin ang kanyang balat at nagmistulang parang kahoy na ang kanyang mga kamay at paa. Ito ang nangyari sa 31 anyos na si Erikson matapos siyang makipag-break sa kanyang girlfriend. Sabi ng manggagamot, si Erikson ay biktima ng kulam. Nagkakilala si Erikson at kanyang girlfriend sa pinagtatrabahuhan nilang patahian. Sa simula pa lang, nagkagaanan na raw sila ng loob. Napasagot ito ni Erikson, pero naging madalang ang kanilang pag-uusap hanggang sa unti-unti raw lumamig ang relasyon nilang dalawa. At nang sila'y muling magkita, si Erikson na mismo ang nakipag-break sa nobya. Hindi raw matanggap ng girlfriend niya na bigla na lang niyang tatapusin ang dalawang taong relasyon. Heto si Erikson noon at ganito na ang itsura niya ngayon. Nanlalata at hindi na makabangon sa kamang ito. Isang taon nang ganito ang kanyang kalagayan. Ang nanay niya na si Leonora ang nag-aalaga ngayon sa kanya. Kwento nito, nagsimula raw ang kondisyon ng anak matapos nitong idaing sa kanya noon ang kakaibang pananakit ng mga binti at balikat. Tingnan ko na sa doktor. Sabi MRI daw namin, eh, hindi naman namin kayang, hindi namin kaya yung MRI. Gawa napakalaki ng bayad doon. Kaya ayun, humiga na siya. Tapos pinatinginan ko muna sa mga albularyo. At dahil hirap na sa buhay at walang pampatingin sa doktor, albularyo ang naging takbuhan nila. Nang ipatawa si Erikson sa albularyo, lumabas na nakulam raw ito. Isang imahe ng babae ang lumabas sa pagpapatawas. Babaeng may galit sa kanya. At ang unang pumasok sa isip nila, baka nga raw ipinakulam si Erikson ng dati nitong girlfriend na kanyang iniwan. Pinahanap ko yung kanyang dating girlfriend. Pumunta naman siya dito. Hindi daw naman niya kayang gawin iyon. Nagayunin ang anak ko. Iniisip ko nun yung mga naging girlfriend ko. Yun na sinasabi din ng albularyo, yung mga babae. Siguro nagalit daw sa akin. Kaya iniisip ko kung sino. Pero nagpatingin pa silang muli sa ibang albularyo. At ang lumabas din sa pagpapatingin ni Erikson ay kulam. Iba sa pagpo ng pulso. Iba ang tibok ng pulso. Kaya na regular ang sakit kaysa rin sa kaiba sakit. At saka doon sa katawan, makikita mo agad na iba sakit. Ibang klase na sakit. Eh, pinakulam yan. Kung hindi man pinakulam, kinulam yan ng mga kwan niya. Baka mayroong natuwa. O hindi kayo naingay. Likas na mabait daw itong si Erikson. Kaya nagtataka ang kanyang pamilya kung bakit nangyari ito sa kanya. 8 taon na rin ang kanyang pagtitiis sa ganitong klaseng kalagayan. Hanggang ngayon, ginagamot pa rin ng albularyo si Erikson kung ano-anong halamang gamot na ang itinatapal sa kanyang mga kamay at paa. Tuwing hapon, pinauusukan siya. Pinapahira ng langis ang katawan, pero hindi pa rin siya gumagaling. Sobra na rin daw ang pananakit ng kanyang katawan. 8 taon at niminsan hindi na naulit ang pagpapatingin ni Erikson sa isang tunay na doktor. Kaya minabuti ng aming programa na ipakonsulta na siya sa espesyalista. Heto si Erikson noon at heto na siya ngayon. Ang kanyang mga kamay at paa mistulang parang kahoy. Isang taon na siyang bedridden at hirap na rin ang kanyang nanay sa nakakaawang kondisyon ng anak. No po, ang hiling ko po ay gumaling siya at makalakad at nakakaawa ang kanyang anak.
at asawa. Pati naman ako, hindi ko na malaman kung saan namin kukunin ang ipagpapagamot sa kanya. Mahirap. Mahirap ang katatayuan ng isang ina. Nung una po, parang gusto ko nang sumuko. Kaya lang nakikita ko po sa kanya na parang gusto pa niyang lumaban. Kaya sabi ko, lalaban kami. Walong taon at niminsan, hindi na naulit ang pagpapatingin ni Erikson sa mga doktor. Sinuri ng mga doktor ang kanyang balat at kuko. Kinuhanan din siya ng blood sample o CBC. Matapos nito, nalaman na si Erikson ay may psoriasis with psoriatic arthritis, isang panghabang buhay na skin condition. Meron siyang psoriasis muna, and then nagkaroon siya ng arthritis after niya magkaroon ng psoriasis. So, nagkaroon siya ng rash. I think parang nabaliwala yung rash, hindi na check up na maayos, and then nagkaroon siya ng parang mga dandruffs, mga psoriatic plaques na pala yun, or nagkaroon na siya ng scalp psoriasis. Unfortunately, pag hindi mo na-treat yung psoriasis, pwede siyang mauwi na tinatawag na psoriatic arthritis. And this psoriatic arthritis is usually genetics. Lumala ang skin condition ni Erikson dahil ito ay napabayaan at inakala pa nilang kulam. Sa ngayon, nagtutulong-tulong si Nanay Leonora at ang asawang si Jennifer sa pag-aalaga sa kanya. Salamat. Hindi nila ako binababayaan. Hindi ko pagod na yan. Kaalaga sa akin. Tsaka yan ano, yung asawa ko. Kahit na okay, ganito. Hindi ako niyan iniwan. At para kahit paano'y makatulong, bibigyan natin si Erikson ng kanyang mga kailangang gamot. Minabuti rin ng RatedK na bigyan ng kaunting tulong si Nanay Leonora para madagdagan ang kita nito sa pagtitinda. Kakailanganin kasi ng malaking halaga para sa mga gamot ni Erikson. Ma'am, in behalf of City Mart Supermarket and RatedK, kami pong pinagkakalob sa inyo ang pangkabahay showcase bilang pasimula po sa inyong maliit na negosyo. Sana po ito ay makatulong sa inyo. Salamat. Ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. At kami po ay inyong matulungan. Lagi nating tatandaan, agapan ang anumang nararamdaman lalo't may kaugnayan sa kalusugan. At huwag sana natin itong ipagpaubaya sa mga mali nating akala.